Good morning, guys. Dahil po sa madami nagtatanong sa akin ng kung paano ko ginawa ang magpakirikay ng license from Philippines para maging Japanese license, naisipan ko po itong gawing video na ito at ituturo ko po sa inyo kung paano ako nagpakirikay ng aking license from Philippines to Japanese. Ang una ko pong ginawa ay kumuha po ako ng Philippine license, non-pro, at ang restriction nito ay number 2 lang po, hindi 1 and 2. Dahil po dito sa Japan, iba din po ang restriction nila kapag 1 at saka kapag 2. Hindi po kagaya sa atin, 1 and 2 pwede ang bike at pwede ang jeep or car. Hindi dito sa Japan. Pangalawa po, kumuha po ako ng certificate na manggagaling sa LTO na katunayan na ako po may record ng aking driving license dyan sa Pilipinas. Kasama din po sa requirements dito sa Japan na dapat po sa Pilipinas may stay kayo na 3 months equivalent kahit po putol-putol po ang stay nyo sa Pilipinas basta magto-total ito ng 3 months. Pagdating naman po dito sa Japan, yung dala ko pong certificate na nanggaling sa LTO ay dinala ko sa office ng JAP at pinatranslate ko po ito ng Japanese. Kumuha na rin po ako ng Juminsho dito sa City Hall ng Japan dahil kasama rin po ito sa kanilang requirement. And then nung makumpleto ko na po lahat ng requirements, dinala ko po lahat iyon sa Makuhari Driving License Center. So nag-take po ako ng exam doon, written 1 to 10 English po. Then po nung may pass ako po yung aking written test, sumunod naman po ang aking driving test. Sa pagdadrive ko naman po, bali nakadalawang take po ako bago ko po ito naipasa. Sa mga nagtatanong naman po kung magkano inabot ng gastos ko sa pagkirikay ng license, bali hindi ko na matandaan yung exact price, pero po ito ay kada test po ay magbabayad po kayo ng hindi ko matandaan kung 2,900 or magkano yung exact, basta po hindi po siya lalagpas ng 3,000 ang take ng kada exam. So kung hanggang ilan kayo makakapasa, yun ang kabali kakalabasan ng kung magkano ang aabuti ng inyong paglakad ng license. Dahil po ako ay bali ang nangyari po sa akin ay 3 times lang ako nag-exam dahil 1 sa written, 2 sa driving. So hindi po ako lumagpas ng 3 lapad or 2 lapad sa aking paglakad ng license dito sa Japan. So yun po, sana po may natutunan po kayo.